Hi guys! Welcome back to my channel. This is Arnold Kim po, ang inyong tinderong dabawin nyo. For today's vlog mga ka-guys, magsishare na naman ako ng aking mga iba't ibang paninda. This time guys is namili ulit ako guys ng mga pop it kasi ang ating pop it is ubos talaga kahapon. So kanina guys nakapasyal ako and namili ako ng dagdag na pop it pero sad to say na isang design lang po ang nakuha ni Kuya EG kasi ubos na po yung mga designs na nadala ko and naipakita ko sa inyo last na vlog ko about pop it. And ito guys yung pop it na dala ko is ito lang. Ito lang ang na-design. Iwan ko anong design ito. Meron doon pero mga malalaki and ang amount guys is hindi na po affordable kasi lagpas na po siya 100 piso. So hindi na po kayang bilhin ni Kuya EG. Yung 100 kasi guys is mabigat na para sa ating mga kabataang mga customers. So ang ginagawa ni Kuya EG, tips ni Kuya EG sa inyo, lalong-lalo na sa ating mga kaibigang sari-sari store owners, kailangan nating sabayan kung ano yung klase ng pamumuhay meron yung sa neighborhood natin and yung sa community natin. Kaya hindi natin ibenta yung mga mamahaling mga bagay or mga paninda na hindi naman afford ng ating mga customers. Siguro may maka-afford pero iilan lang. So hindi siya matatawag na mabenta talaga yung panindang i-offer mo sa iyong mga customers kung masyadong mahal. So dapat po is katamtaman lang and yung afford lang ng ating mga customers yung pwede nating ibenta para mabilis po ang ruling na ating kapital and mabilis din maubos ang ating mga paninda. So ito guys, balik tayo sa aking pop it. Ito guys is benta lang namin ng tag 45 pesos. So hindi ko binili yung mga mamahalin kasi hindi rin yun mabenta dito. So kung bibili ako ng lagpas na 100, so sino pang bibili? Kung bibili ako in magbenta ako ng ganun kamahal. So ito lang ang nakuha ko guys. Nanguha na ako ng 6. At least meron akong maibenta sa ating mga customers kung may maghanap kasi ubos na talaga yung aking mga pop it. And namili rin ako guys ng mga gamis kasi ang gamis natin is ubos na rin. And meron pa ba dyan, May? Wala na, no? Wala na talaga. So namili ako, nakakuha ako ng 4 na mga gamis kula. Ang gummy kula, and nakuha ko ng 3 gummy worms. Mga repack na po yung nabili ko guys. And tubo na lang tayo kung ilan yung laman. And may nabili akong lips. Lips at saka heart. Tatlo-tatlo ito guys. 3 lips na gummy and 3 heart na gummy. So ayan yung ating mga gummy. And next na aking haul guys is namili ako ng kasi nagpunta ako sa bilihan ng mga school supplies, namili ako ng gunting. Ito guys, ating gunting, maliliit pero sabi ng sales lady doon is magandang klase daw itong gunting na to. Matalas daw. Talas ba 'yun? Yung height. Height sa Bisaya guys, pero 'yun sa Tagalog, matalas ata or matalim. Hindi siya mapurol. So meaning height siya. Pero ito guys is panggunting lang ng mga shampoo, panggunting ng mga papel or kung ano-anong maguntingin. Hindi po siya recommended para sa mga beauticians yung magputol ng buhok kasi hindi po kakayanin ng gunting na to. So ito is gamit lang pang bahay, kung ano yung gusto mong buksan, magbukas ka ng mga pouches and sa mga kusina, ayun. And pwede rin sa mga banyo kung kayo'y bibili. Binibili ito ng customers namin guys sa banyo, sa kusina gamit nila and sa mga estudyante na may ginagawang mga project. So mabenta itong ating gunting. And next guys is namili ako ng hair blacking. Sabi ng nabilihan ko is original daw ito. Kasi may nabibili po tayo nito guys na mga peke. Kung gamitin mo is hindi po siya iitim yung buhok mo. So sinigurado ko guys, tinanong ko yung sales lady, original ba yung inyong hair blackening? So mapatunayan natin ito pag hindi nagreklamo ang ating customer. Namili ako ng 2. And nagdagdag ako guys ng Panda Classic Water Gel na ballpen. Ito guys, ito ang mabenta na ballpen sa amin. And benta namin ito guys ng tig 10 pesos. Namili ako ng 3. Balik ko lang sa plastic guys para less ang kalat. Kasi magkalat na naman si Kuya AJ dito sa tindahan namin. Kasi kapipick up ko lang
ng aking mga in-order sa NCCC Kanigosyo Congress noong isang araw, and andyan pa, hindi ko pa nabuksan, hindi pa namin na-display. Namili ako ng school supplies, guys. Ito na yung mga school supplies na nabili ko kasi naubusan din kami ng intermediate. Alam nyo ba, guys, na ang mga intermediate ngayon is mabenta talaga, pati yung mga yellow pad na papel. And last, napunta ko doon, guys, or dalawang beses ako nakapunta doon, nagtanong ako na kung may intermediate sila, wala. Mabuti kanina, guys, pag punta ni Kuya AG is meron na talagang stocks ng intermediate. And ato, buksan ko lang kasi sayang din kung gupitin ko yung silupin kasi maganda yung klase na silupin nilagyan nila, guys. So, i-recycle pa natin. So, una, guys, is namili ako ng grade 2 na papel. Grade 2, and namili rin ako ng grade 3. Grade 3 na papel, at saka yung sabi kong intermediate is may available na sila, and namili ako ng tatlong rim nito, guys. Tatlong rim. Sa isang rim niya is may laman siyang 10 pad. Ayan, so namili ako ng tatlo. Tinatlo ko na, guys, kasi baka next time pag naubos ito, pagbalik ko is baka wala na namang stocks. Kasi agawan ito, guys, agawan doon sa binilhan ko ng school supplies. Hindi lang ako naka-video doon kasi bawal pong magkuha ng video or magnakaw ng picture. So ayan, so hindi ako naka-picture, hindi ako naka-video doon sa binibilihan ko. So ito na lang na ihuli ko sa inyo, tatlong rim ng ating intermediate. Ang sa totoo lang, guys, nung pumunta ako kanina is may naghakot na po nito. Ilang karton po ang hinakot palabas ng tindahan nila kasi pinakyaw daw yon. Ewan kung saan dalhin. Buti na lang nakakuha pa tayo ng tatlong rim. And namili rin ako, guys, ng mabintang sign pen dito sa amin. Si Nice sign pen, binta namin ng tig 10 pesos. And namili rin ako, guys, ng dagdag brown envelope. Brown envelope na long kasi meron pa naman akong short dyan. So, 20 pirasong brown envelope ang naidagdag ko. So, ayan, guys, ang aking mga nabili kanina sa ating mga school supplies. So, tuloy tayo sa aking haul, guys. Pawisan si Kuya AJ. Hindi ako pwede mag-on ng electric fan kasi maingay yung ang electric fan namin, and maingay din yung resulta ng ating video. Pasensya na kayo, guys, sa plastic, maingay din ito. Ito yung next na i-haul ko sa inyo, guys, is yung ating nindang pinakamabenta talaga sa panahon ngayon. And iwan kung kailan matatapos yung pagka-trending niya sa bintahan kasi mabenta talaga ito. Binibinta namin ito ng pirpiraso, and hindi rin kaming magbinta ng bultuhan. Bultuhan, parang wholesaler na rin si Kuya AJ. Bultuhan, guys, means naka-box po siya, isang box. Benta namin ito, guys, is tag 70 pesos. Ito, guys, is face mask. Ito yung trending sa bintahan, guys. Kahit saan lupalop ng Pilipinas or ng mundo, mabinta po ang ating face mask. So, nagdagdag ako, guys, ng team ang mabinta dito sa amin, guys. Comment down below na lang kung nung klase ng face mask ang mabinta sa inyo, yung blue ba or yung black. Basta sa amin, black po ang mabinta. Kasi ang sabi, guys, is matagal daw madumihan. And ito yung nakuha ni Kuya AJ. Wholesale po pagkabili ni Kuya AJ nito, guys. And may bago akong nakilala doon and nakitang suki na binibilhan ko, guys. And kahit hindi ako tatawad, wholesale yung bilhin ko. Ino-wholesale na talaga niya pag nakita niya ako. Actually, pangalawang beses ko pa lang namili sa kanya, pero ang galing ng kanya, guys, ang galing ng kanya memory, and kilala niya agad si Kuya AJ. So, namili rin ako, guys, ng blue na face mask. And meron din ako, guys, ayan, tatlo pa lang. And meron din ako, kasi mabenta din ito, guys, nagtry kami nito, and ang ginagawa ni Mami Iya is nire-repack niya ng tig isang piraso. Ito yung ating KF94 na face mask. Maganda kasi siya kasi iba't ibang kulay. Iba't ibang kulay po ang design niya, and merong puti. At saka mura lang din yung binta niya sa amin, kaya mura lang din namin ibenta sa aming mga customers. Ito, guys, is nire-repack ni Mami Iya, and ibibinta namin ng tig 8 pesos ang isang piraso.
Ayan, so pasensya na po kasi siguro sa ibang area, lalong-lalo na kinanakrusya, mas mura talaga kasi aside na bultuhan siya mag-order sa Shopee and marami yung kinukuha niya at saka hindi na siya masyadong gagastos sa shipping fee kasi malapit lang po sila, nasa Quezon City lang. Whereas, kung kami yung order sa Maynila sa Shopee and i-deliver dito, mahal po yung shipment. So, hindi na kakayanin ni Kuya AJ na ibenta ng mura sa pareho sa presyo nila na Crucial and na RJ kasi mahal yung shipment, yung shipping fee mahal, so kailangan namin ipatong doon yung bayad namin sa shipment. So dito na lang, magtiis na lang si Kuya AJ dito sa mga suki niyang binibilhan ng mga ganitong face mask. Anyway, may kita pa din si Kuya AJ. So, tuloy tayo. Namili rin ako, guys. Mag-try ako nito. Itong KE95 na face mask. So, pinili ko itong kulay na to. Isa lang kasi mag-try ako. Pero ito, guys, is maraming gumagamit. Nakikita ko maraming gumagamit. So, baka mag-click din. Pero ito yung na-try na namin once. And ubos na. May isa na lang atang naiwan. Isa, dalawa. Dalawang ano na lang piraso nakasabit doon sa aming displayhan. So nagdagdag na ako and extra income na naman ito sa mga dagdag paninda natin kasi mabinta din ang ating mga face mask na KF94 and yung try natin na KN95. So ayan yung mga face mask and mga full supplies na nabili ni Kuya AJ kanina. And that's all for today na lang guys, yung haul ni Kuya AJ kasi pawisa na po si Kuya AJ and malapit na kaming magsara and I hope na nagustuhan and na-inspire kayo and may nakuha kayong idea sa naibahagi ni Kuya AJ ngayong araw. And if you like this video, please click like, comment, share and subscribe kung bago ka sa channel ko. And pakihit ang notification bell and pindutin ang all para ma-notify kayo sa mga susunod na vlogs ni Kuya AJ. And once again, this is Arnold Kimpo, ang inyong tinderong Dabawinyo, saying bye-bye! God bless us all, guys!